Nanlaban daw kaya napatay sa operasyon ng pulisya ang dating konsehal sa Paki, Laguna na sangkot umano sa ilegal na droga. Nagbabalik si Darlene Kay. Dead on the spot si dating Pakil Laguna Councilor Leandro Pacheco matapos daw manlaban sa bypass operation ng pulisya kahapon. Sa isinagawang bypass operation, positibo umanong nakabili ng hinihinalang droga ang poster buyer sa suspect. Nakaarestuhin na ito. Dito na nagpaputok ng baril ang suspect kaya napilitang dumepensa ang mga polis. Nagkabarilan at napatay ang suspect. Nakuha sa kanyang isang pakete ng hinihinalang shabu at baril. Base sa investigasyon, kalalaya lang daw ng suspect noong nakarang taon matapos makulong dahil sa pagkakasang angkot din sa ilegal na droga. Sa Baaw, Camarines Sur, hinalughog ng mga otoridad ang bahay ni Marites Baksain Levinatus sa bisa ng search warrant. Kasunod ito ng mga sumbong sa pulisya na nagtutulak daw ng droga ang suspect. Sa pag-alugad ng mga pulis sa kanyang mga gamit, tumambad sa kanila ang nasa 9 na sachet ng hinihinalang shabu at drug paraphernalia. Todo-tangi naman ang suspect na sa kanya ang mga nakuhang droga. Hindi ko yan alam. Talagang hindi ko yan alam. May pumasok dito, pinabulaan na naman ito ng pulisya. Imposible sa sinasabi niya kasi tulad ng nakita natin, nakuha yung item sa mismong wallet niya. O, di, paano sasabihin na inilagay o ano? Aligasyon lang yun ang ano. Sa Naga City, 6 na drug suspect ang nalambat sa operasyon kontra droga ng pulisya. Kinilala ang mga naarestong sina Salvi Aquino, Carlo Jose at Arlene Alegre, pati na sina Fortunato at Ruel RJ Lizano. Dinampot din ang isang minor de edad. Nakuha sa mga suspect ang nasa 2 milyong pisong halaga ng ilegal na droga. Aminado naman ang mga suspect sa paratang sa kanila. May minor de edad ding naaresto sa bypass operation sa Calaca, Batangas. Kasamang naaresto ng minor de edad na suspek ang 19 anyos na si Justive Bisa. Nasa 50 gramo ng hinihinalang shabu ang nakumpiska sa dalawa. Wala pang pahayag ang dalawa na mahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Darlene Kay, GMA News.